So hello guys, this is G Sangkap ang magbibigay sa inyo ng mga simpleng sangkap. So hello guys, welcome to G Sangkap's YouTube channel. Ngayon, i-share ko sa inyo yung gagawin kong imbento na alamang na bagoong. Kasi dito, naghaharap ako ng alamang na nasa bote na siya. Pero nang nagpunta ako doon sa Filipino shop dito sa Malaysia, wala akong mahanap at lahat ng alamang doon na naka-ano siya, naka-display, is kulay pink. At ayoko nang ganun kasi di ko gusto yung hitsura niya. So kanina, nagpunta ako doon sa ano, sa palengke, dito sa malapit lang. And then, pumasok ako doon sa isang Chinese shop. So, mayroon doon ako nakita na nakaboti na alamang. So, ito po yon, ito. Ayan. Na-try ko to siya noon, pero maalat talaga siya. At saka okay naman yung lasa, pero maalat pa rin siya. So, ngayon, itatry ko siyang igisan at lagyan natin ng konting baboy, kamatis, buyas, at saka asukal o ano-ano pa man. Actually, embento lang po ito kasi gustong-gusto kong kumain ng ginisang alamang na bagoong. So, ngayon ay itatry natin kung ano yung magiging lasa nitong gagawin nating evento. So, ito na! So guys, ayun po yung ingredients natin. Yung karne, baboy, kamyas, meron pa tayong sugar, kamatis, garlic, onion, saka chili, at saka ito. Itong alamang ito, pantay, chinchalok, di ko alam paano yan basahin sa kanila. So, ayan. Ayan, nagyan natin ng mantika. Kasi igigisa natin yung baboy. So, guys, yung ginamit ko po na mantika ay coconut oil po. So, ayan, ilagay natin yung baboy. Ayan. Gigisa lang natin siya hanggang sa mag-brown konti. So, ayan, nag-light brown na po. Then, ilalagay natin yung garlic. Ilalagay natin yung garlic. Then, ilalagay natin yung sibuyas at saka kamatis. Ayan. Isa lang natin. Isa lang hanggang sa maluto yung kamatis. Lagay natin yung ito, kamyas. Yung kamyas po. Ayan.
natin yung kamyas. So guys, ayan, nilagay ko na po yung alamang. Ayan, haluin lang natin hanggang sa medyo matuyo siya. Then, lagay natin. Then, mamaya tikman natin kung maalat ba siya o kailangan natin dagdagan ng asukal. Ay, sarap. Mukha siyang masarap. So guys, ayan, nilagay ko na po yung sili. So guys, yung i-adjust nyo lang po yung alat at saka yung tamis. Nasa inyo na po yung kung gusto nyong less sugar, kayo na po yung bahala. Pero mukha po siyang masarap talaga. Ayan. Hayaan lang natin siyang matuyo ang ano. Ayan. Tikman natin. Natin ang lasa. Ayan. Sarap na rin siya. Sarap. Patuyuin lang po natin konti. Ngangamoy bagoong ang bahay. Oh my gulay. Yan. Sasya masarap. So guys, ayan na po yung alamang bagoong. Yan. Kayo na po yung mag-adjust sa tamis at alat. So, ayan na po. Pwede po pala, guys. Pwede na kayong gumawa ng sarili ninyo. Yung mga nandito sa Malaysia, pwede na gumawa ng sarili nilang bagoong. So, hello, guys. Ayan. Luto na nga natin yung bagoong. Yung ano ko lang po sa inyo ay kayo na yung mag-adjust kung ilang sugar, kung anong tamis, anong alat yung gusto nyo. Pero kasi sa akin kasi, pwede na siya. Pwede na siya. Pero mas hinahanap ko yung ano, yung bagoong namin sa probinsya talaga na fresh pa siya, wala pa siyang asin, hindi pa talaga siya na ano. Kasi sa amin yung bagoong maganda talaga siya kasi seasonal lang siya. Around July, June, July, August atay siya doon kasi masarap talaga. Iba yung pag nasa city na yung bagoong kasi parang madami na ata yung process na. Pero no choice naman ako kasi gusto kong kumain ng bagoong, so tiis-tiis na lang hanggang sa makauwi sa Pinas. So, ayan guys, yung mga nandito sa Malaysia, para kung gusto nyong itry, meron po niyan sa mga supermarket doon sa may mga section sa mga maalat. Makikita nyo doon na chinchalok shrimp paste ata yun or preserved something-something ganyan, di ako sure. Pero kung nagki-crave kayo ng bagoong, mas okay na yun. Mas maganda yung lasa kaysa yung nasa Kutaraya Complex. So guys, kung gusto nyo to, please don't forget to subscribe and like on my video. So, bye! Thank you.